Hi, I'm Abigail Gahes. I'm the owner of Saucy Wings. We are located at J. Correa Street, Baclaran, Paranaque City. Ngayon, nandito tayo sa store namin. Itutur ko kayo at bibigyan ko kayo ng tips kung paano mag-start ng Ali Wings business. Ang Saucy Wings po ay nag-start ng 2020, so mag-3 years na po kami. Nag-decide kami na mag-Ali Wings business. Yung mga friends kasi namin, lagi ko silang nilulutuan ng buffalo wings. Then, sabi nila, bakit hindi mo itry gawing business to? Tapos, hindi pa ako decided nun na mag-business kasi wala pa akong lakas ng loob na ilabas yung mga niluluto ko. Then, nung nag-pandemic, doon namin, bakit kaya hindi natin itry? Kasi, di ba, bawal lumabas. Yan. Nag-start kami na tinda ng wings, sa mga friends lang namin tinitinda. Nung pinost namin siya online yung mga feedback, ang dami nag-message, gusto nilang bumili. Then, after a month, tsaka siya nagkaroon ng pangalan na Saucy Wings. So, nag-start kami sa 4 na flavors. Then, nung tumagal, nag-isip kami ng iba't ibang mga sauce pa. Nag-explore kami ng, nag-trial and error ng iba't ibang mga sauce. Ngayon, nasa 17 flavors na tayo. 4 years akong housewife. Kasi walang nag-aalaga sa baby ko, so sa bahay lang ako. Tsaka meron kaming computer shop dati. Kaya meron kaming isa pang pinagkakita ko doon. Pero may sasakyan kami, may mga binabayaran, kulang. Lalo nung pandemic, bawal ang computer shop. Nag-food business kami kasi yun ang tuloy-tuloy ang kita. Pasok po. Ito po yung counter and bar namin. Diyan yung mga drinks. Ayan yung cashier ko, tsaka yung server. Tapos iced tea and yung frap dyan din po. Then dito po yung dine-in area namin. Nasa 15 pag pinagtabi-tabi. Pero pag ganyan, 10 to 12. Tapos nagsiset up kami sa labas ng tables. Pag hindi na mainit, pag gabi na. Tsaka yung pag marami talagang tao na naghahanap. Ang peak hours po namin, 6 p.m. hanggang 11 p.m. Tapos minsan may mga humahabol pa. Gusto pa nilang kumain hanggang 1 a.m., 2 a.m. Kaso hanggang 12 lang talaga. Samahan niyo pa ako sa akin. Dito po tayo sa kitchen namin. Dito pine-prepare yung mga sinaserve naming chicken wings. Today, tuturuan ko po kayo kung paano pine-prepare yung chicken wings namin. Step 1, minamarinate namin siya ng egg, salt and pepper, tsaka seasoning. Ayan yung parang magiging butter namin. Yung puno nito, nasa 10 to 15 kilos ang minamarinate namin. Then, ang nauubos namin sa isang araw, nasa 60 kilos. Nag-start kami ng 12 pang preparation bago mag-open. Para pag dating na ng mga taong umu-order, meron ng mga nakaready. Nagsasaing, nag-fry na ng first fry, para pagka may mga nag-order na, may nakaready ng isi-second fry. Ayan, imamarinate yung chicken, then ihuhulog siya sa flour, then i-fry na siya. Ang eggs na nilalagay namin sa 15 kilos, nasa 5 hanggang 6. Para yung crunchiness niya, maganda yung itsura ng chicken. Pagka na hinulog niya na sa mantika, mga siguro 5 to 10 minutes, iaahon na siya para half cook lang siya. Para hindi siya matigas sa loob. Para juicy pa rin yung loob niya, pero crunchy yung labas. Nung nag-start kami sa bahay, ang pinuhunan namin doon nasa 2,000 to 5,000 pesos. Kasi bahay lang naman siya, so chicken wings, ingredients ng sauce, boxes, yun lang naman. Tapos delivery, online delivery lang naman.
Then, nung dito, nag-start kami dito, renovation sa food, nasa 200,000 nung nagastos namin. Etong mga tables, stainless na tables, ang renovation, naka 80K kami, or 200. Then, yung fryer, yung mga appliances namin. Hindi pa kasama yung mga stuff doon. Pero ang kinikita namin sa isang araw, nasa 30 to 40K per day. Tapos, ang malinis doon, nasa 20 to 25. Sa isang araw po yun. Ang staff ko po, 8. Tapos pag peak season, like December, meron akong tinatawag na mga on-call. Dalawa sila, nagiging 10 sila. Natakot din kami noong una, baka hindi bumenta, baka walang masumuport. Pero marami namang may gusto kasi nga, unique yung ano namin kasi homemade lahat ng sauces. Unlike sa mga ibang Only Wings business na nag-uusbungan ngayon, kadalasan ng sauces nila, yung binibili lang. May mga nagtitinda kasi. May mga nagtitinda sila ng frozen wings, tapos nagtitinda rin sila ng sauces. So, yung iba, halos magkakapares lang sila ng lasa. Kung nag-Only Wings kayo, may mga mabibisita kayo na homemade talaga, malalaman nyo kung homemade talaga. Or kung pare-pares lang sa ibang ano yun. Paano malalaman pag homemade? Siguro yung mga sauce nila, iba yung pangalan, iba yung kakaiba. Kasi kadalasan naman ang mga sauces ng aliens, may teriyaki, may buffalo, may buttered garlic, almost same. Bago kasi kami nag-start mag-Only Wings, nag-try din muna kami sa ibang Only Wings. So, nalaman namin din talaga na may potential yung wings na tinitinda namin. Ang isang box kasi 15 kilos ang laman niya. So, pumapatak ng 4 to 5 bucks. Yun ang ginagastos namin a day. Ang, siguro magkano ba yun? Nasa 15 to 16K a day yung wings namin. Yung sauces naman namin kasi nagtatagal naman siya ng 2 to 3 days. Ang pinaka bestseller namin yung hot buffalo. 5 liters ang ginagawa ko sa dalawang araw, nauubos agad siya. Dalawa hanggang tatlong araw. Depende sa lakas, depende sa mga taong kumakain. May araw kasi na yung hot buffalo, sobrang lakas talaga. Kasi lahat ng kumakain, ang lakas sa maanghang. May araw na yung mga hindi maaanghang, yun yung malakas. Ngayon, medyo komplikado pa kasi wala pa kaming komisari. So, dito rin ginagawa yung sauce. Dito lahat. Tapos, medyo, syempre, nakikita nyo naman, medyo maliit. Pag gawa naman na lahat, madali lang. Kaya siguro yung ibang Only Wings, madali lang sa kanila kasi binibili lang nila yung mga sauces nila. So, ready to serve na talaga. Sa Only Wings namin, yung 299, may kasama na siyang shawarma rice. Isang serving ng shawarma rice, then Only Wings, Only Rice, then isang glass na icing. Yung shawarma rice namin, dito rin siya niluluto. Bumibili ako ng shawarma beef, tapos dito rin namin niluluto. Ganun. Kahit yung sauces ng shawarma rice, yung garlic sauce, cheese sauce, dito rin ginagawa. Ang unique sa products namin, yung mga homemade sauces namin. Bali, ako talaga yung nagluluto. Ang target market namin, taga Baclaran. Then, marami rin kasing dumadayo sa amin dahil na kilala na nila na homemade yung sauces namin. Iba sa ibang ano. Nakukumpara kami sa mga wings sa mall. Yung mga staff po namin, stay-in sila lahat. Dito sila nakatira. And kami rin, dito rin kami nakatira. May isa po kasi akong staff dyan na matagal na sa amin. Nasa bahay pa lang kami, kasama na namin siya. Kasama namin siya na nag-isip na
sana yung makuha naming pwesto, yung pagbaba namin, store na. Para hindi hassle. Yun. Kaya kami nag-start na ito, yung nakita namin ito. Kinuha agad namin talaga. Halos lahat, mga taga-Pasay. Hindi kasi kami kumukuha ng mga taga dito sa Paranaque, Pasay, Tagamanin. Kasi iniiwasan namin yung pala-absence, yung bigla na lang mawawala sa operation, hindi mag-chat, hindi kami i-inform na ka-absence pa lang. Tsaka parang opportunities na rin sa mga taga-province na makapag-work sa mga gantong. Kaya nagpa-provide din kami na dito sila mag-stay in kasi inaabot din kami ng 12 midnight. So, para hindi na rin sila uuwi, hindi na sila mag-transpo pa na delikado rin pag madaling araw. Bali, yung shawarma namin, niluluto na siya ng isang buong 5 kilos. Then, tuwing may order, iinit na lang siya din. Nalagay siya sa rice. 5,000, 20 kilos yung kinukuha ko lagi. Ang nauubos namin nasa 5 to 6 kilos a day. Nagbabackup kami ng luto. Mm-hmm. Tapos nababawasan pa siya siguro na 1 kilo ganun sa isang araw. 69 pesos yan. So ang nasa puhunan niya nasa 50 ganun. Sa 50. Nung pandemic, uso yung mga homemade na niluluto, di ba? Nag-try akong gumawa ng shawarma. Tapos binenta ko siya sa mga friend. Sabi, uy, okay to, ganyan. Naka-partner ng Wings. Doon kami nag-start na. Sinasama na namin siya sa Only Wings. Perfect match naman siya. Ang Wings kasi nasa 190 per kilo ngayon. So per kilo, nasa 22 pieces. 20 to 22, depende sa size ng manok. So ang punan sa Only Wings, nasa 200, yun. Depende rin kasi sa lakas ng tao na kumakain. So, bawi kapag hindi malakas kumain. Pero pag malakas, yan, medyo ano. Pero marami namang customer na nag-aani, hindi naman lahat malakas. Hindi naman lahat mahina. Depende sa araw na mga customer na dumadayo at kumakain. Sa Wings, meron na talaga akong supplier. Isa lang supplier ko. Dati, hirap ako sa supply ng Wings, lalo nung nagka- shortage ng Wings, nag-iipitan sila ng stock. Pero ngayon, okay naman na yung ano. May isang supplier na lang ako nakinukuha. Tapos yung sa mga sauces namin, meron kaming binibilhan dyan sa Pasay na parang warehouse. Pag mag-Wings business ka, dapat may tiwala ka dun sa product mo. Dun ka mag-start para bumenta ka din. Sa Only Wings, kailangan mo talaga ng malaking fryer. Kasi, kailangan mo ng mabilis na service pag Only Wings. Then, hindi ka rin pwedeng mag-stock lang ng mag-stock ng wings kasi masisira ka at sasabihin nila na malamig yung siniserve, malamig yun. Kaya kami, nag-provide talaga kami ng malaking fryer para every time na may order, mainit yung lalabas. Then, nag-provide talaga kami ng mga gamit na stainless talaga, halos lahat, para malinis din yung preparation namin. Sa paghahanap ng lugar, kailangan yung madalas daanan ng tao. Kailangan, alam mo yung foot traffic ng place na yun. Kailangan nakikita mo talaga kung dinadaanan ba siya. Kasi meron namang mga kainan na katabi. Ay, makikita mo na, ay, malakas tong si ganito. Mukhang malakas yung ano dito, kumain. Ito kasing, ano na to, pwesto na to, dati siyang sa friend ng asawa ko. Kainan din siya dati, pero mga fishball shake lang siya. Malakas tong pwesto na to kasi may school dito, may school din dito banda. Tsaka malapit kami sa highway din. Papakita ko sa inyo yung pagpe-prepare ng chicken wings. Diyan namin nilalagay yung a la carte namin. 12 tsaka 8 pieces, diyan siya nilalagay. A la carte namin, meron kaming free dip
Pero sa Only Wings, wala ang kasamang view. Nung una, sa Buffalo lang talaga sinasama. Kasi, yung Buffalo at yung garlic beef, perfect match daw siya. Tapos, meron nag-vlog sa amin. Sabi niya, yung garlic mayo namin, kahit sa ang sauce daw, okay lang daw isaw-saw. Masarap pa rin daw. Ang pinagkukuhaan namin sa Only Wings ng dagdag kita ay yung add-ons. Minsan, yung iba, nagpapa-add sila ng dip kasi gusto nila ng may sinasawsawan. Meron kaming mga malalakas na nagdi-dip, nakaka-tatlong para refill sila, apat. Yung dip naman na yan, 10 pesos lang ng add-ons. Mostly, kumikita ko sa a la carte, lalo sa rice meal. Tsaka sa shawarma rice. Doon kami nakakabawi. Ang malakas namin dito, pag hindi Only Wings, yung 4-piece na with rice. 125. Minsan, per head sila. Siyempre, kanya-kanya silang order. Yung 4-piece kasi namin, 2 flavors na yung pwede mong matikman. Tapos, may rice siya. Meron din kaming Only Rice lang. 2-piece, tsaka 4-piece. Yung a la carte na 6, 8, 12. Sa 12, dalawa. So, parang 299, 299. Bawi na agad. Kasi yung 12 pieces namin, 299. Ay, ang puhunan lang, 190. Ayan po, may umorder ng Only. Gusto nilang matikman lahat, kaya all favors. Ayan si Julius, siyang nagpe-prep ng aming chicken wings. Kapag magsiserve, ang una naming nilalabas yung shawarma rice. Magbebel bago kukunin ng server. Sa isang araw, nakaka-100 to 150 orders kami. Then, dahil may post kami, nakikita ko yung ilang orders, ilang kinikita ng Andy, ilan yung kinikita ng a la carte lang. Mostly talaga, ang pinakamalakas namin talaga, yung 4-piece with rice. Siya ang laging number one sa ano. Tapos sumunod yung Only, then yung a la carte na 12 pieces. Meron din pala kaming bilao orders. Serve na po yung flavors ng Only Wings. Bali, ang serving ng Only Wings namin, per flavor po, 4 pieces. Then, no takeout, no leftover po. First lesson na natutunan namin, yung sa pagpili ng kapartner.
natutunan namin na dapat bago mo pasukin yung business ng may ka-partner, dapat kilalanin mo muna yung magiging ka-partner mo, kung may maitutulong ba siya sa'yo talaga. Dating partnership kasi namin, nag-collab kami. Milk tea, then sa amin yung wings. Then, dahil pandemic, medyo hindi kinakaya yung kita, malaki yung rent. Then, yung collaboration na yun, wala siyang contract. So, usap lang, friend, ganyan. Then, dahil nga pandemic, hindi kinakaya nung sales. Siyempre, bayad pa sa tao, bayad sa renta, bayad sa kuryente, ganyan. Tapos, nag-decide kami na, sige, yung share namin sa inyo na. Then, parang babayaran na lang yung share, babayaran yung pangalan namin. Then, kami ang magsusupply ng sauce. Nung hanggang paglipat nila, nagsusupply pa rin kami ng sauce sa kanila. Pero nung katagalan, gumagawa na sila ng sarili nilang sauce. Pero ang gamit pa rin nilang pangalan, yun sa akin. Piliin mo yung partner mo, then wag basta-basta magbibigay tiwala kahit na kaibigan. Tapos dapat talaga lahat sa business dapat may contract. Mahirap pag wala. Ang isa pang lesson na natutunan ko, yung paano mag... Kasi ano ako eh, tourism student talaga. So, mahilig lang ako magluto. Then, hindi talaga ako business-minded. Yung asawa ko lang. So, wala akong masyadong idea sa pag-business. Ngayon, natutunan ko na mag-manage ng business. Kahit paunti-unti, hindi pa ganun ka-fully talagang magaling mag-manage. Pati sa pag-manage ng staff, medyo mahirap din. Kasi may mga staff na pasaway, lalo na stay-in. Yun yung mga isa pa sa mga natutunan. Pag-handle ng, pag-manage ng business sa staff. Planning kami magbenta rin ng sauce soon para pwedeng ipa-resell. Actually, ginawa na namin siya dati. Nag-start kami magbenta ng per bottles. Okay naman siya, pero kadalasan kasi nung bumibili, yung mga may favorite na sauce, tapos ginagamit nila sa bahay. Pero if yun, matuloy namin ulit, pwede siyang i-resell. At saka wala pa kasi kami shelf life, yung talagang mape-preserve yung sauces. Kasi lahat ng sauces namin, homemade talaga. Plano namin magpa-franchise kasi maraming, sobrang dami nang nagtatanong. Ngayon wala pa kasi wala pa kaming komisari. Mahirap mag-supply ng sauce, lalo homemade. Siyempre yung shelf life niya hindi namin paalam. So kailangan pa namin siyang ipatest, ipalab. Para pag dinistribute namin siya, alam namin kung hanggang kailan lang. Si Mark Pimentel po, asawa ko po. Bali, siya yung nag-push sa akin na yung mga niluluto kong sauces, itinda namin. Nagsimula kasi talaga to, itong saucy wings. Favorite namin kumain dun sa Walls, sa Intramuros. Gusto kung naririnig niyo yung spicy chicken sa Walls. So, famous talaga. Ang saucy wings, doon na-inspire sa sauce nila na spicy chicken, yung buffalo lalo na yun. Kasi nagpaluto ako sa kanya noon, sabi ko, binagkikrave ako noon. Pandemic, hindi kami maka-order noon, wala, sarado sila. Gumawa naman siya. Tapos sabi ko, ang sarap, ba't di natin itinda? Ang niluto niya, boneless chicken. Tapos, pandemic yun eh. Ginawa namin, in-offer namin yun sa mga vendors ng Baclaran kasi doon pa kami nakatira, kilala namin yung ibang vendors ng Baclaran. Pumupunta kami sa nagtitinda ng buko, nagtitinda ng kwek-kwek, mga lugaw. Gabi, pinupuntahan ko yun. Sabi ko, ino-offer ko sa kanila. Tapos, hanggang sa nagustuhan nila, gusto nila mag-dining. Kasi pandemic, hindi pa naman pwede ang, dining. Oo, hindi pa pwede. Isa sa reason talaga, pag nagka-anak pa, kasi kailangan buhayin.
Meron naman kaming business noon, pero hindi sapat. Siyempre, dapat may pagkakakitaan ka pa. Huwag ka makakontento sa isa. Kailangan, lalo na pandemic, hindi natin alam paano pag meron ulit. Huwag naman sana. Sobrang hirap kasi inuupahan kasi namin dati. Jumper yung building. Ang nangyayari, minsan, pag gagawa kami ng order, bigla-biglang magbabrown out. Eh, yung lutuan namin, yung fryer namin, electric fryer. Kaya ang nangyayari, minsan, sa ano kami nagluluto, mahirap. Sa kalan. Mainit. Mainit. Madilim. Tapos, madilim talaga ang ano namin, ang ilaw namin cellphone. Dahil nga laging brown out, dalawa na yung baby namin, mas maliit pa yung isa. Kailangan namin talagang lumipat. Gabi-gabi lagi ko sinasabi sa kanya, gusto ko nang lumipat. Gusto ko nang lumipat, gusto ko nang lumipat. Gabi-gabi. Ang hirap din pagkasama mo pa yung ano, nanay, tatay mo. Pag ano, dapat talaga pag pamilyado ka na, bumukod ka na. Kasi yung decision mo, hindi masusunod hanggat nakikitira ka pa rin. Sobrang hirap. Yung nagne-negosyo ka, nagpapagod ka, pero wala kang kinikita. Kasi may partner, syempre, hatian. Tapos, kulang pa sa pangbayad. So, nagpapagod ka sa wala. Syempre, kaya ka nga nag-business para may income. Kaso, wala. Tapos, may anak pa kami. Pandemic, ang piso net noon, mahina, bawal. Magbabarko na dapat ako. As in, kinabukasan biyahe niya, in-announce din na lockdown. Ayun pa. Buti may page. Page ang baklaran. Ang pangalan ng page, taga-baklaran ako. Andun lahat ng nagne-negosyo sa baklaran, nagtinda lahat dun. Dun pinapost lahat ng tinda nila, pagkain, damit. If free deliver nila sa basta baklaran, basta taga-baklaran. Parang dun kami nakilala. Established na kami bago kami gumawa ng restaurant kasi nakilala siya sa online talaga. Bumaba yung risk para pag nag-open kami ng dining. Nakilala na. Hanggang ngayon, yung mga customer naman namin ngayon, nabibitin naman sa pwesto, kumuha na kayo ng mas malaki. Mm-hmm. Ganun naman. Yun, ginagawa na yun. Kasi mas planado yung kitchen, mas planado lahat. Mas malaki na. Kasi dito ginagawa yung sauce, dito yung preparation. Dito operation, lahat. Dito lahat, ang hirap. Itong isang... Masikip. Dahil sa Saucy Wings, nakabili kami ng lupa sa Daang Kalikasan, sa Pangasinan. Yung Libertad, Pasay, ginagawa na siya ngayon. Tapos may isa pang lupa na babalikan namin itong February kasi magda-down na ulit kami. Bali, yung mga lupa na yon, pagtatayuan din yun ng Saucy Wings. Mm-hmm. Sa probinsya. Probinsya naman. Ngayon, ang kukunin namin na isa pa, sana makuha. Diyan na, lalabas na kami. Dito na kami sa may Quirino. Quirino, tabi ng RCBC ba? Sana makuha. Para mas malaki kasi ang dami ng ano eh. Ang dami naming customer na mga suki talaga na sana makakuha ng mas malaking pwesto. Kasi hindi na daw sila magkasya. Ayun nga, nakikita natin nung hindi talaga magkasya lahat. Kuminhawa nung pagkalipat namin dito talaga. Hindi mo na iniisip yung parang huwag yan, mahal yan. Parang ngayon, okay lang, pero syempre limit pa rin. Syempre dapat may savings ka pa rin in case of emergency. Then, kuminhawa siya kasi wala nang nagsasabi sa amin or nag-uutos sa amin na ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Parang, kung ano yung naiisip namin, yun na yun. Wala nang ibang... Gagawin na agad. Hindi, wala nang ibang ang tawag dito. Nag-negative na, wag mo na. Oo. Kasi parang ang hirap pag, yun nga, pag may partner talaga. Ang hirap kasi hindi lang ikaw yung nasusunod. Kailangan, alam din nila yung dapat mong gawin. Bago mo gawin yung bagay na yun, dapat dadaan din sa kanila. Which is, ganun nga yung nangyari. Pag gusto namin, ayaw nila. Pag gusto nila,
hindi okay talaga. Okay lang. Minsan okay, okay lang. Minsan okay lang talaga. Hindi sa pag-ano, sasabihin kasi, kwento mo yan, syempre masama ako dyan. Parang ganun eh. Pero ganun talaga. Ganun yung nangyari. Kaya para sa amin, mas okay pag magsisimula ka ng negosyo, lalo't maliit pa. Kayo, ikaw muna. Huwag ka munang... Lalo kung maliit lang, tapos yung... Wala, tsaka wala mag-korporasyon. Pag... Siguro mag-korporasyon. Dalawa. Pag malaki na talaga. Hindi, dalawa muna. Mag-asawa. Ganun. Kasi pag mag-asawa, yun talagang katulong mo eh. First, magtutunaw tayo ng butter. Nag-negosyo ako na pisonet. Sabi ko, ang sarap pag may passive income habang nagtatrabaho ako nun. Eh sakto, yun yung panganay namin. 2016 pinanganak. Sabi ko, Bi, mag-negosyo tayo kasi yan. Kailangan natin ng extra. Creme, queso, and eba. Ay, may mix lang siya para sa cheese sauce. Tig 2 cans. Tapos ang magagawa niya na sa 3 liters. Merong mga sauce na mahal yung ingredients. Yung iba, mura lang. Ano yung sauce na ano? Pinakamura lang? Teriyaki. Soy sauce. Cornstarch. Kapalaputin lang. Sugar. Titimplahan mo na lang. Buffalo din. Hot sauce. Butter. Sugar. Madali lang din. Tsaka mura lang din yung ingredients. Kadalasan sa mga Lewis din, hindi mawawala ang buffalo, di ba? Ayan, cheese powder, pampalasa niya. Buttered garlic. Madalas din hinahanap ng tao. Buttered garlic. Butter and garlic lang naman yun. Kaya so, super dali lang din. Nor seasoning. Pampalasa. Papalaputin na lang siya ng flour and cornstarch mixture. Tapos okay na siya. Mga 10 to 15 minutes. Ang mahal namin na sauce yung spicy mayo. Yung sriracha mahal. Then, honey glaze. Yan. Yung 36 pieces, 889. Then, yung 50 pieces, 1,195. Yung 36, 4 flavors na siya. Yung 50 pieces, 6 flavors. Then, may mga garlic dip na rin siya nakasama. Ayan, yung 36 pieces na gagawin nila, separate sauces siya. Kasi... Ibabiyahe ko. Para hindi mag-lapse, masip-sip ng chicken. Pero yung iba, mas gusto nila ng nakadip na. Mas ramdam daw nila kainin. Ito naman. Ayan, okay na yung cheesy. Basta once na malapot na siya, pwede na. Ngayon yung garlic dip para sa bilaw. Ayan yung shawarma beef namin. Bali lahat kasi ng tinda namin laging made to order. Para fresh, walang mag-feedback ng luma na. Then yung chicken namin, lagi siyang nauubos. So, makakasigurado yung customers namin na fresh lagi yung sinaserve sa kanila. Kasi lagi siyang nasa-sold out. So, every day, bago yung stocks na dumadating. Then, wala pa kasi kaming pang malaki ang storage din. Kaya talagang araw-araw, bagong delivery. Noong December, sobrang daming bilao. Meron pa kaming customer na umorder ng 12 box
12 na 50 pieces. Sobrang hirap gawin kasi ito lang yung fryer namin. Tapos tig 50 pieces. Yung next na bilao, may flavors na siya. Nung nag-start kami, take order sa labas, ipapasok sa loob. Hirap kasi magsaserve ka pa, magte-take order ka pa, magpapasok ka pa ng order. Ayan, naka-less siya sa ano. Kasi yung tinake order mo sa labas, pusa na siyang lalabas sa loob. Bago lang siya. Kasi sa iba, kagaya ng utak na POS. Magkano yung mga kilalang POS na kasi. 15K to 20K yung iba eh. Ayan po yung 50 pieces namin. Bali, 6 flavors siya, tapos may kasama na siyang 4 na garlic. 1,199 siya. Minsan pag hindi pa matao, minsan kahit matao, pag may naganap, pinagbibigyan. Nasabi namin, may maintay nyo ba? May mga kanya-kanya kasi silang favorite na sauce talaga. Minsan pag sinabi mong not available, ay yan yung pinunta ko eh. Sige po, gagawin po namin kayo. Yes, I consider my business as successful kasi nababayaran niya naman lahat yung mga kailangan bayaran. Tao, kliyente, rent. Then, nakakapag-save at the same time, kayang mag-build pa ng another business, another branch. Future plans namin for Sosings, ang magkaroon kami sa mall, maging malaking restaurant, at magkaroon ng maraming branch. Pag mag-start ka ng business, dapat may goal ka talaga. Hindi pwedeng nag-business ka lang para may income. Dapat susundan mo yung goal mo. Ini-invite ko po kayo na kumain dito sa Saucy Wings, Mag-Anli Wings, at itry ang aming homemade sauces at Mag-Anli Wings dito sa Baclaran branch namin. Then, next month, magkakaroon na rin kami ng branch sa Libertad, Pasay. Pwede kayong mag-inquire or mag-order through Facebook page, all caps na Saucy Wings.